masayang masaya sina Irene at Romeo ng araw na yon matapos ang kanilang kasal. Naging successful ito sa dami ng mga bisitang dumalo at naging masaya ang lahat. Walang tumutol o walang nanggulo. Ito ang pinakamasayang event sa buong buhay ni Irene. Isang araw lamang ginanap ang kasal, ngunit napakasaya. Kaya noong araw na yon, ay sinulit nila ang bawat sandali kasama ang kanyang groom. May kapatid si Irene sa Amerika, ngunit wala na siyang balita tungkol dito. Nagkaroon kasi sila ng matinding away noon dahil lamang sa pag-ibig. Kaya napilitang lumayas ang kapatid niyang si Danica at nagpunta ng ibang bansa. Magkaagaw kasi sila noon sa pag-ibig kay Romeo. Ngunit nang magpasya ang lalaki noon na ang babaeng pipiliin niya ay si Irene, naging malamig na ang pakikitungo nito sa kanilang dalawa ni Irene. Hindi naman kagandahan si Irene, ngunit di hamak na mas maganda ang kanyang kalooban kaysa kay Danica, na wala nang ibang inisip kundi ang kanyang pansarili lamang na kaligayahan. Pero dahil kasal na sina Irene at Romeo ngayon, hindi na nila iniisip ang problemang yon. Nais nilang ipokus ang kanilang atensyon sa pagbuo ng sarili nilang pamilya. Napakasaya ni Danica ng araw na yon. Napakaswerte niya dahil nakapangasawa na siya ng isang Amerikano ngayon. Naging ingrande ang kanilang kasal. Punong-puno ng saya at tawanan. Thank you very much for your care to me. I promise you that I will stay by your side forever, my husband. I love you. Masayang masaya si Danica ng gabing katabi niya sa higaan ng kanyang asawang Amerikano. I love you too. I promise that I'm going to be a good husband for you, my wife. Tugon naman ng Amerikano. Sa panahong yun, ay parang nakalimutan na ni Danica ang dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat, ang dugong Pilipino. Pagkalipas ng dalawang buwan, ay lumabas sa pregnancy test na positive at nagdadalang tao na si Irene. Isa itong napakagandang balita para kay Romeo. Laking tuwa ng kanyang mga magulang na buntis na si Irene. Magkakaapo na sila. Romeo, uuwi kami dyan ng papa mo. Pinayagan na kami ng aming boss na mag-leave ng dalawang araw. Nais ko lang kasi kayong makita ng asawa mo. Ang sabi ni Perlin, nanay ni Romeo habang magkausap sila sa cellphone. Nang ibaba na ni Perlin ang telepono, ay agad na nagtanong ang asawa nitong si Ramon na halatang sabik din makitang muli ang kanilang anak. O ano daw ang sabi ng anak natin? Anong magandang balita? Sabik na tanong ni Ramon. Buntis na daw si Irene. Magkakaapo na tayo, Ramon. Excited na ako sa magiging apo natin. Sa tingin mo, kanino kaya ito magmamana? Pabiru pang tanong ni Perlin. Bakas ang saya sa kanilang pisngi ng mga oras na yon, habang nakasakay sila sa bus para bumiyahe sa Maynila at mabisita ang kanilang anak na si Romeo at ang asawa nitong si Irene. Ngunit isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Sa pagliko ng bus ay bigla na lamang itong nawalan ng kontrol, kaya tumaob ito at tumama sa isang gusali. Nagkabasag-basag ang mga bintana at nayupi ang harap. Maraming mga taong natrap sa loob. Sa nagdidilim na diwa ni Perlin ay nakita niyang duguan ng ulo ng asawa niyang si Ramon sa loob ng bumaliktad na bus na yon. At bago siya tuluyang bawian ng buhay, may nagpakita sa kanya na isang unano. Isang maliit na taong nakasuot ng itim at may itim na belo. Wala itong muka. Sukob ka! Sukob ka! Sukob ka sa sumpa! Iyon ang mahinang bulong ng tinig na umaalingaungaw sa pandinig ni Perlin bago siya tuluyang nawalan ng malay. Pagsapit ng gabi ay nakatanggap ng tawag si Romeo mula sa mga pulis. Ini-inform siya ng mga ito na kasali sa mga nasawi ang kanyang mga magulang.
May nakita kasi sila sa nakuhang cellphone dito na mga ilang impormasyon sa pamilya ng namatayan. Kaya nalaman nila ang numero ni Romeo. Nanlumo si Romeo at pagbukas niya sa TV ay nakita niya ang balita. Bahagyang nakita sa kamera ang bangkay ng kanyang mga magulang. Hindi nga lang pinakita ang muka, pero alam niyang mga magulang niya ngayon. Nabagsak niya ang remote at bumigay ang kanyang mga binti. Sumikip ang kanyang dibdib at parang gripo na tumulo ng masagana ang kanyang mga luha. Makalipas ng 5 araw nang matapos ang libing ng mga magulang ni Romeo, ay naging matamlay na ang lalaki. Hindi na ito makausap ng matino. Palaging tulala, palaging umiiyak at nagkukulong sa kwarto. Kung lalabas man ay hindi kinikibuan ng kahit sino. Kahit pa asawa niyang si Irene ay hindi ito makausap ng maayos. Isang umaga ay sinubukan ni Irene na kausapin ng asawa nitong si Romeo. Pinagdala niya ito ng pagkain sa tray ngunit pagpasok niya sa silid nito ay wala ito doon. Inilapag niya ang tray sa coffee table. Romeo, nasaan ka? Nagtatakang tanong ni Irene. Ngunit katahimikan lamang ang tumugon sa kanya. Wala doon si Romeo. Walang tao sa loob ng silid. Sinubukan niyang umakyat sa terrace kung saan palaging tumatambay noon si Romeo at nagpapahangin. Laking gulat ni Irene nang makita ang asawa na nakatayo sa ibabaw ng terrace. Romeo? Pag-aala lang sambit ni Irene. Ngunit nang maramdaman siya ng lalaki ay bigla na lamang itong tumalon sa terrace. Romeo! Agad na tumakbo pababa si Irene at tinungo ang labas ng bahay. Naabutan niyang nakahandusay ang katawan ni Romeo sa simentadong lupa. Duguan at basag ang ulo nito, ngunit humihinga pa ng kaunti. Napayakap si Irene at niyugyog ang braso ng lalaki. Romeo! Bakit mo ginawa yun? Tumulo ang masaganang luha ni Irene. Bumaha ng luha ang kanilang paligid sa kanyang labis na pag-iyak. Nanlumo ito at hindi makapaniwala sa lahat ng mga pangyayari. Agad na isinugod sa ospital si Romeo para magamot ang malubha nitong mga sugat. Nasa loob ito ng ICU nang imulat nito ang kanyang mga mata. Hindi niya batid kung bakit bigla na lamang siyang nagising. Tila may kung anong puwersa ang nagpamulat sa kanyang mga mata. Pagmulat niya ay nakita niya ang isang anyo ng taong maliit na nakasuot ng itim na belo at damit. Wala itong mga muka. Natatakpan ng kadiliman na kasing kulay ng damit nito. Naglaho bigla ang nilalang. Sa isang iglap lang ay muli itong lumitaw sa paningin ni Romeo. Mas malapit at medyo nahahalata na niya ng kaunti ang mukha nito. Muli itong naglaho at sa isang kisap mata ay muli itong lumitaw at sa pagkakataong yun ay nasa harapan na niya ito. Napakalapit na nito kaya nakita niya ang nakakakilabot na anyo ng nilalang na yun. Bungo ang mukha nito. Sukob ka! Sukob ka! Sukob ka sa sumpa! Yun ang mahinang bulong ng tinig na umaalingawngaw sa kanyang pandinig bago siya muling nawalan ng malay. Ngunit sa pagpikit ng kanyang mga mata ay hindi niya alam na yun na pala ang huling pagkakataon na makakakita pa siya. Dahil hindi na muling makakadilat pa ang isang patay. Hapon na nang makapunta muli si Irene sa ospital para bisitahin ang asawa. Nang makasalubong niya ang doktor na tumulong sa kanila kanina, ay agad niya itong nilapitan para kumustahin ang asawa. Dok, kumusta na po pala yung asawa kong si Romeo? Nag-aalalang tanong ni Irene. Kumakabog ang kanyang dibdib na tila natatakot makarinig ng masamang balita. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ng doktor. Matagal bago ito nakapagsalita. I'm sorry. Buti na lang nagkita tayo. Kanina pa kasi kita hinahanap eh. I'm sorry pero
Patay na ang asawa mo. Masyadong malubha ang pagkakabagok ng ulo niya. Hindi niya kinaya ang sugat na yon. Maraming dugo ang nawala sa kanyang ulo. Iyon ang ikinamatay niya. Nabitawan ni Irene ang dala niyang shoulder bag. Napako siya sa kinatatayuan at tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang pakiramdam maliban sa panlulumo. Hindi niya inaasahang aabot sa ganun ang sitwasyon. Tila hinahabol sila ng malas. Isang malas na umuubos ngayon sa buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Kung wala na si Romeo, paano na ang magiging anak nila? Sino na ang amang kikilalanin nito? Matatanggap ba nito balang araw na mabuhay kahit walang ama? Naging magulo ang isip ni Irene. Nahilo siya sa labis na depresyon at sa problemang umiikot sa kanyang utak. Pagkalipas ng ilan pang mga buwan, nang isugod si Irene sa ospital ng kaibigan nitong si Imelda. Manganganak na siya. Sige pa Irene, umiri ka lang. Malapit nang lumabas ang anak mo. Sige lang, tiisin mo lang. Banayad na utos ng doktor na nagpapaanak sa kanya. Habang umiiri si Irene, ay bigla na lamang umagaw sa kanyang atensyon ng anyo ng isang maliit na taong nakasuot ng itim na belo at damit sa likod ng doktor na nagpapaanak sa kanya. Kasunod nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang boses ng isang tinig na nagmumula sa nilalang na yon. Sukob ka! Sukob ka! Sukob ka sa sumpa! Sa lakas ng pag-iri ni Irene ay lumabas na ang sanggol sa kanyang tiyan. Ngunit nagulat lahat ng mga doktor at nurse nang makitang wala ng buhay ang bata nang ilabas ito. Nangingitim ito na tila naipit ang dugo sa buong katawan. Nanigas na parang bato. Napansin din nila na hindi kumikilos si Irene. Hindi ito kumikibo. Ma'am? Malungkot na sambit ng doktor. Sinubukan niyang pulsuhan ang babae. Ngunit laking gulat din nila nang malamang huminto na rin ang puso ni Irene. Patay na rin ito. Gabi na ng mga oras na yon. Ngunit gising pa rin si Danica at naka-online ito sa Facebook sa kanilang desktop sa kwarto. Habang tinitignan niya ang mga posts, ay may isang post na umagaw sa kanyang atensyon. Ang post na yon ay galing kay Imelda Lobato. Tila pamilyar kasi sa kanya ang pangalan at litrato na nandoon. Ang nakalagay sa post ay, "Condolence to my friend Irene Gutierrez and Romeo Gutierrez, and to their parents and son. Hindi ako makapaniwalang namatay silang lahat sa isang di maipaliwanag na dahilan. Sadyang napakabilis nga talaga ng buhay sa mundong ito, kaya bawat oras ay huwag sasayangin. Ang mas masaklap pa dito ay namatay ang kaibigan kong si Irene sa mismong araw ng panganganak niya. Pero sa kasamaang palad ay pati ang baby niya ay nadamay din. You may rest in peace, Gutierrez family." May kasama pa itong litrato ng mga kabaong nina Irene at Romeo, pati ang lapida ng mga magulang ni Romeo sa nitso ng mga ito. Nakita rin ni Danica na umani ng 100 likes ang post na yon at mayroong 45 comments na nakikiramay. Pero imbis na lumungkot ay tila nabuhayan pa ng dugo si Danica. Pumunta siya sa kabilang kwarto na bakante at tinungo niya ang gitna ng sahig. May nakaguhit na bilog doon at may star sa gitna. Sa sentro ng star na yon ay may mga litrato ni na Irene at Romeo, pati ang mga magulang nito. At pumapailalim ang mga litratong yon sa isang malaking kandila na kulay itim. Punong-puno ng kandila ang paligid. Lahat ng kamalasang nangyari sa buhay ni na Irene at Romeo ay kagagawan ni Danica. Hindi kasi matanggap ng babae noon na si Irene ang pinili ni Romeo na mahalin at pakasalan. Dahil sa selos ay itinuloy ni Danica ang kanyang flight papunta sa US at doon maghanap ng trabaho at magbagong buhay. Ngunit hindi niya binura ang komunikasyon niya sa kanyang kapatid sa Facebook dahil doon siya kumuha ng mga litrato na gagamitin ni Danica
para pumataw ng isang sumpa sa kasal ng kanyang kapatid. Nagkataon kasi na pareho ang petsa at taon ng kasal ng magkapatid, kaya gumawa ng paraan si Danica upang malipat sa kanyang kapatid ang sumpa. Sa pamamagitan ng pagsamba sa satanismo, gumamit siya ng ritual upang maisali ng sumpa sa buhay ni Irene at sa magiging pamilya nito. Yun ang dahilan kung bakit namatay ang babae at ang asawa nito, pati ang mga magulang ng lalaki at ang magiging anak sana nila. At ang maliit na taong nakasuot ng itim na belo at damit na nagpakita kina Irene bago ang kanilang kamatayan ay isang shadow ghost ni Danica. At yun ang ginamit niya sa pagpatay sa kanyang kapatid pati sa asawa nito at magiging anak nila. Ang suot na itim na damit at belo ng nilalang na yon ay ang mismong costume ni Danica sa isang stage play noong bata pa siya. Ginamit niya ang litrato niyang yon para gawing sandata sa sumpang isasalin niya sa kasal ni Irene. Ang tawag sa ginawa niyang yon ay sukob sa sumpa. Ang sukob ay nahahati sa apat na uri. Ang sukob sa taon, sukob sa kasal, sukob sa patay. At ang panibago ngayon ay sukob sa sumpa. Ang sukob sa sumpa ay isang uri ng ritual na maaaring ipasa ng isang kapatid na panganay sa kapatid na bunso kung sakaling magkasabay ang petsa at taon ng kanilang kasal. Kadalasang ginagamit yon kapag ang kapatid na panganay ay may sama ng loob sa kanyang kapatid, dahil doon lang magiging mabisa ang sumpa. Ang isang kamalasang dapat sana'y darating sa buhay ni Danica ay nailipat kay Irene. Siya ang nagbayad sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Pinatay na ni Danica ang kandila sa gitna ng istar na nakaguhit sa sahig, pati ang kandila sa buong paligid ng silid. Muli siyang nagbalik sa kabilang kwarto upang tabihan na sa pagtulog ang kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya nang makitang katabi ng natutulog niyang asawa si Irene. Nakasuot ito ng puti habang hinahaplos-aplos ang pisngi ng asawa niyang Amerikano. Ang balat ng babae ay agnas na at bungo naman ang itsura nito. Nagsisigaw si Danica ng ubod ng lakas. May isang bagay siyang nakalimutan tungkol sa pagsasagawa ng sukob sa sumpa. Para tuluyan ng matapos ang sumpang yon, kailangan ay putulin na ni Danica ang lahat ng komunikasyon nito sa kapatid na pagsasalinan ng sumpa, at yon ang isang bagay na nakalimutan ng babae. Nakalimutan niyang i-block sa Facebook ang account ng kanyang kapatid. Yun na lang kasi ang isa pang natitirang komunikasyon nila. Dahil kapag hindi naputol ang kahit anong bagay na kumukonekta pa sa kanila, maaaring makaganti ang bunsong kapatid na sinalinan ng sumpa at magiging patas ang laban. Maaaring bumalik din ang sumpa kay Danica sa pamamagitan ng pagmulto ng kaluluwa ng kanyang bunsong kapatid.